Hello guys, nag-request yung alaga ko ng Biko. So, noong last week pa niya yun sinabi sa akin pero hindi ko nagawan at nakalimutan ko. So ngayon ay gagawan natin siya. Ano, yung gagawin ko na Biko is ilalagay ko sa oven. So, first, gamit muna tayo ng coconut. Tapos, yung toppings niya. Siguro kasha na po isa. Dalawang malalaki lang. Yung ano, yung tawag dito. So, una, magpapakulo muna tayo ng coconut. Ay. Nakalimutan ko malakas pala yung ano. Yung apoy. At itong isa rin sa kabila yung ilalagay ko sa toppings. Sugar ko na light brown, so lalagyan ko ng white sugar. 1/4 na puti yung nilagay ko. Itong dark. Siya kung ano, basta yung toppings niya, dark sugar yung ilagay ko. Malagkit. Sinain ko sa rice cooker. Kasi kailan pa niya yung sinabi ni alaga sa akin. Tapos nakakalimutan ko siyang gawan. Kaya ngayon naalala ko. At ngayon ay late sila na uuwi. Kaya marami akong matay. Yan, palapuntin natin yan. Saka natin ilagay sa oven.
ano, sugar, hindi siya masyadong dark. Kaya ganyan lang. Diba? Mabilis lang ang pagluto ng bibo. Nadisolve na yung gata. So, hintayin lang natin na lumabog yung ganyan na lang mo. Turn off na yung ano. Tapos, hintayin natin na mag ano ito, lumapot itong ilalagay ko na toppings niya. Yung sauce. So, yan. So, ito na yung texture ng pang toppings natin. I think this is enough. Tama na to siguro. Malapot na. So, yan. At ito, ilalagay natin ito sa pan. At ihuhulma natin siya. So, wait lang. Kasi kaming hulmaan na medyo mas maliit. Kaya, tignan natin. Kung magkakasya dito or kung pwede na siguro yan. Para ilagay na rin natin ito. Toppings na. Kanina, isa lang yung nilagay ko na malaking gata. Tapos, nakulangan ako, dinagdagan ko. So, yun, sakto lang. Yan. At ilagay na natin sa oven. So, yun lang. Mamaya ulit. At ito na ang aking finished product na biko na may latik sa ibabaw. So, yun lamang. Thank you so much for watching. Bye-bye!